At itong butas naka-point po sa northeast. Lagyan na natin siya ng compass. O ano yung align niya. Dito sa armory, yung machine gun. Tignan niyo po dito ang marker. Nilagyan ko siya na ulit ng compass. Sana klaro. Lubat po kasi yung flashlight natin. Yan, tignan niyo dito. Gilid to gilid. Stand siya lang ulit ang compass. Align po siya sa north. North. Tapos travel ka na. Kukunan mo siya ng degree sa compass. Pag mag-X na siya, ayun na po. Tugma na. Ayan na po. Doon, sa sinasabi kong... Hello sa lahat, magandang araw po. Sa video na ito, mga idol, ay didemo na naman tayo dito sa Messenger gamit yung Facebook FB page natin. Kaya i-demo ko ito kasi namiss tayo sa mga object marker na nakuha nila. At makikita nyo dito ang mga kuminto. Bawat isa sa amin ay nagsasagutan. At ito po yung mga legit sign marker na nakuha nila, na nilagyan natin ng sketch sample. Kung ano man itong klase, bakal na forma ang rectangle na may dalawang butas sa gilid. So ito yung mga marker na kita. Ito, ginawa ko itong sketch para maintindihan niya at malaman kung saan nagtuturo yung prospect na nangangahulugan. Itong linyang blue, ito po yung creek. So, pasilip ko sa inyo. Ayan. Ito po yung plastada ng pagkakuha nila. At ito yung guhit niya, mga idol. Andito sa top yung guhit niya. Ayan. Ang guhit niya dito, creek ang linya. Tapos, punuan ng tugas. O katawan ng tugas. Kahoy. Na hinahanap daw ng mga Amerikano at Hapon noong una. Tapos ang bakal nasa bandang south na may mga dalawa na may dalawang butas, buti, nakuha pa nilang buti. Tapos paypay na sinasabi kong bomb, under nito sa bakal, bomb ang kahulugan kasi paypay, mayroon yan sa ano to, pinggan na pinormang paypay. At ayan, buti na nakuha. At dito sa bandang north, kahoy na ay bala, butilya sa silong. So nakuha daw niya po ding mga butilya, mga buti at mga bala ng armas. So ito po ang guhit at drawing niya, yung S naka-align ang tugas, tapos yung bakal kung i-align mo tong nilinyahan niya, northeast ang posisyon sa tugas to bakal. So, tignan nyo po yung butas dito. Halos pareho. Tugma. Tignan nyo po yung butas dito sa bakal. Is tugma siya sa sinasabi ng that's dalawang butas. So, napapakita sa dalawang butas is object. So, posibilidad siya na tugas at saka deposito. Galing ka sa tugas, travel to northeast. Kaya sa video na ito, mga idol, papakita ko sa inyo at i-demo ko sa inyo paano ito ihambing to actual area. Pero wala naman ako sa actual area, kaya so actual footage lang dito,
picture sa bakal na nakuha niya. Paano kukunan ng degree para matuntun? Kasi tutulungan natin to para matuntun itong site. Ayan, silipin lang muna natin itong mga videos na pinakita niya. Ayan o, may butas. Tagos. Dalawang butas lang din yan. Kasi ba? Ito pa. So 2 inches po, pwede pong 2 meters o convert natin sa feet, 10 to 20 feet ang pinakamalalim or 6 meters. So yun po ang pinakamababaw, ang 2 meters sa 2 inches to 20 feet, 6 meters. So ito po yung mga message namin. At medyo matagal niya pag ano sa atin na ayan, dito po din yung bakal nakaposisyon sa south ang kanal murag, silbing kanal murag ang dikit niya patulong dito sa taas. Hindi na napakita sa video sinasabi ng triangle. Triangle nga gamay. No. Wala ta kadalag mo bigay, no? Triangle nga gamay niya. Ang iyang kuhan, mara padulong dito sa taas. Taas na susway, no? Kasi padulong dito sa taas. Indicator mo, mahulog isang indicator. Ayan ka na hindi, eh. Mura po. Ano yun? Triangle nga gamay. So ito yung mga video na pinakita nila sa atin. Tapos ayan. Sinabi ko sa kanila na naasay sa katugas, timaan ana sa isa kabangag, to object, unsay degree, ani sa kahoy, asa nakatubang na degree. Ang news mga idol, north, east, west and south po yan. Ang punuan tugas sa bakilid, east man siya. Kaya ito nilagay ko, hindi ko kasi nakita kasi ang posisyon ng area. Kaya pag ganito mga object na makita, tapos tugma din sa dalawang butas na may sa kahoy. So ayan, confirmation. So ito po yung guhit din niya. Sinin niya sa atin. Ito na. Bakal. Apo naman sa tugas, test, and kahoy. Kaya,
ito na yung ginawa kong sketch. Ginaya ko na lang yun sa kanya. Ayan. Tingnan niyo po ang sistema ng kahoy. Naka-point po pala siya sa north. Ang kahoy. North ang kahoy. South naman ang bakal. Tapos east ang tugas. Ayan. Tingnan niyo po dito ang tulis ng kahoy na ito na may dalawang butas. Yung tulis niya, nakaharap siya sa south. At itong bakal na to, itong linya sa gilid at dalawang butas, naka-align po siya sa northeast na tugas. Kung dito ka sa bakal, magbase. So, ganyan. At itong blue, ito po yung creek, tibale. So, papakita ko po sa inyo yung video nila, paano ito tumugma sa ginawang sketch natin. Kasi mayroon pong machine gun dito na iniwan ng mga Hapon nung una. So pakinggan po natin yung video nila. Dire daw tumura ang machine gun sa una na nakuha sa mga tao din eh. Iyan sa mga Hapon ba? Ang dire sa una ni sa upos ng tugas ko ito. Hindi lang makita pa. Na sa baba lang daw yung tungya sa kanto ka. Dinasa ka din dire na sa baba lang daw yung tungya. Ano mo sa itanaw ng kaya kunan ko siya ng degree sa kumpas gamit itong to cellphone natin. So medyo mahaba-haba itong video para maintindihan niyo po. Mo ni kagihanan ng paubos. Tingnan niyo. Ayan o, yung blue na sinasabi ko sa inyo, ito na yung ibali open creek sa baba, ayan o, tuwid at mahaba. Nakikita naman ang terrain, pababa na sila. Nabukay sila doon sa baba, pero ang tunay na laman dito sa ibabaw. Napakalainan mo galing yung mga. Dibigyan ka naman mga mitandat. Pakinggan niyo po yung sinasabi niya. Yung puno daw ng tugas, mayroon daw siyang pinormang literacy. So papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos sa video nito. Yung sinasabi niyang literacy sa puno ng tugas doon sa actual marker na nakuha nila. Papakita ko po sa inyo kung paano tumugma at paano i-confirm ng sakto kung saan yung tamang prospect deposit. Bakit kaning dinis sa ubos sa silong mura siya kuan ba mura siya buhyuta na lang ani tapos siguro yung posibilidad nga din deposit diri kining gold ba kay ang purma mura siya nagkitar si bos eh mura siya nagkitar si. So yan po yung sinasabi niya, ang purma daw nagliter si. So makita niyo po mamaya pagkatapos nito ang sinasabi niya. At sa pagdating ng silong sa Kung kana nila,
So mga idol, hindi po qualify ang gold reader detect sa cellphone apps. Mga idol, hindi po siya qualify, ah. Wala po yung tama na basihan yung gold cellphone gold detect. Hindi po yan yung may radar, hindi po yan. So mawawala tayo niyan. Tapos ito na mga ka-true guide. So papakita ko sa inyo paano maging accurated yung sinasabi kong literacy sign. Ito po sa ginawa kong screenshot. Ayan. Itong sistema niya. Ito po yung sinasabi ng tugas at pinormang literacy. Ayan o. Oh. Ayan. Yan po ang kahulugan niyan. Meaning niya is tugas. Ito pa yung kinilaro. Sinadya talagang parang ginawang literacy. Posibilidad ito kahit siguro is tugas lang din to. Tapos ito lang yung deposit. Oh. Ito, itong dilaw. Yan po yung deposit. Ngayon, yung sinasabi niyang machine gun. Sinasabing machine gun. So, posibilidad ito din siya mga idol. Oh. Itong green. Ito yung machine gun. Na may dots din dito. So, yan ang ma-prospect natin. Dahil mayroon siyang ibali, arrow na ginawa dito. Oh. Itong arrow na ginawa dito, ayan o. Oh. Pino. So, posibilidad ito yung machine gun. So, depende sa angle niya mga ka-true guide kung makita natin. Kaya malalaman sa kanya kung saan yung tamang dig site sa kanila. Kaya ito na pong ginawa kong sketch. Tignan niyo po dito. Klaro naman siguro. Itong pula na may arrow, pareho po ang angle niya sa kahoy at sa sabakal. Tignan niyo po yung pula bilog. Sinasabing machine gun daw nakuha ng mga tao. So ginawang palatandaan yung machine gun na iyon. Dahil natandaan ng mga tao. So ayan. Dito sa bakal, kahoy, tugas. Itong ginuitan kong kahoy, nilagyan kong kahoy. Tapos bilog. Yung sinasabi niyong triangle, yun na po ang meaning sa machine gun. Tapos, tignan niyo po dito yung dilaw sa kahoy at saka sa bakal is isa o pareho po ang pattern o angle. Doon sa ginuhit niya pareho. Tignan niyo po ang kahoy na sa bakal na nilagay ko at saka sa kahoy na nilagyan ko ng larawa na kahoy. Tignan niyo po ang angle, di ba pareho? So yun po ang tumugma. Yun po ang kibali object map na nakita niya. Ito po yung kukunan natin ng degree sa kompas. So ayan. So medyo niya di niya na intindihan ito pero sinabi ko na sa kanya na solved na. Sinabi kong solved na. Gumawa ko ng sketch para masabtan. Tumatawa ko nito kasi excited ako dahil na-solve na yung pattern na ginawa. Ayan lang po. Tignan niyo po dito sa kahoy. Yung butas ay tugma at pareho. Tugma at pareho. Ayan o. Sa ginuhit niya is pareho lang din. Ayan o. Tignan niyo po. Siya yung naguhit ah. Bago natin i-confirm na tugma. So dalawang butas lang dito sa north. Naguhit niya pero hindi na napansin yung nag-letter C na malaking ukit dots nasa gilid. Isa po yung dagdag na palatandaan. Kaya po naging legit at nabasa at nakopya natin na ganun ang sistema. Ngayon kukunan natin siya ng degree mga idol gamit ang kompas. Kukunan po natin para maintindihan nyo. So, maghanap lang po tayo ng larawan na nag-align siya sa
ito yung bakal, ayan. Itong butas na yelo, nilagyan ko ng dilaw, ito ay at ito ay isa lang po ang kahulugan. At dito sa ibabaw, may butas din dito. At ito ay isa lang, kaya pareho po ang angle. Sa sinasabi niyang machine gun na nilagay, iniwan ng mga hapon, ito pong sinasabi niyang triangle dito sa green na bilog natin. Tapos tignan niyo po dito ang butas. Ayan, kaya pareho po ang angle sa kahoy at saka sa bakal. Tignan niyo po ang sistema. Kaya kung lagyan natin siya ng arrow, ganyan po ang sistema. Ito pong arrow na blue is alignment po. Ito siya sa northeast. Ganun lang din dito kasi northeast. So, itong dalawa na ito is mapa. So, galing ka rin sa machine gun. Pag X na ng ganito, ayan, tugma na po ang sistema. Kaya kung dito ka, sa maliban nito, dito ka sa sistema na ito. Dito ka na sa sistema na ito. Hindi na po northeast ang itong part na ito. Kasi andito na siya. Ganito po yung posisyon pagkakuha nila. Kibali ng triangle, kahoy na may butas, katawan ng puno ng tugas at bakal. Ayan. Kaya galing dito sa binilugan natin, dito, pointer na po siya, yung prospect. Kopyahin lang din natin sa dots kung ilan ang degree. Doon na po malalaman, makikita ang prospect. Dito, itong marker na ito. Dito mo makita o malaman kung ilang degree ang tugas. Ganun lang din dito sa bakal. Kaya kukunan natin siya ng degree sa compass. So, maghanap lang tayo ng plane. Ayan. Nakaharap po ito sa itong gilid niya. Ito, oh. Ito ay naka-point po yan at itong butas naka-point po sa northeast. Kaya para maintindihan po, i-align po natin siya sa northeast. Para maintindihan, i-align natin siya sa northeast itong klase sa bakal para kukunan natin ang degree sa compass kasi hindi natin ma-actual ang so, i-align mo siya sa northeast para makuha mo siya sa compass. Perfect northeast. Kahit na diferensya siya ng 10 degree, importante malaki naman ang butas na ito. Kaya pasok pa din. Kasi kung tatanungin na natin siya mamaya kung ilang inches ba itong lawak ng itong bakal na ito, itong butas niya. So, itong prospective natin, itong isa, meron na tayong prospected idol nga. Sinasabi ko sa inyong, ito yung tugas. Na puno, yung ugat na lang yung natira. At itong armor o machine gun, ito po. Ito po, dito banda. Kaya ang kukunan natin ng degree, basta ma-align na siya sa northeast, ito. Ayan. Ayan, di na, posibilidad ito siya mga ka-true guide is, ano siya, nag-align na to siya sa north, east, north. At ito po yung alignment ng tama ang northeast. Itong dilaw na arrow. Tugas to, ayan, ito na po yung northeast. Pag X niya, kasalubong siya, ito na yung tamang sentro. Pinakagitna lang. Ayan. Basta i-align lang natin siya ng northeast. Itong nilagyan kong arong dilaw. So, di po natin idikit ang compass kasi may magnetic. Mayroon pong ano tong camera natin, cellphone. Mayroon pong speaker. Kaya di natin pwede siyang idikit.
kasi itong itim sa compass natin is magneto, kaya distansya lang northeast. Northeast. Northeast 50 degree. Itansya natin 50 degree. Kasi pasok po yan sa 40 to 60 degree. Kaya doon, dito tayo sa pinakagitna. Northeast 50 degree. So, ang compass, yung cellphone, yung ano natin. Ayan, tignan niyo po dito sa gilid. So, inaline ko po yung arrow. Ganyan lang. Kung sa actual ito, andun ka, dito ka sa tugas sa tayo, itong nilagyan kong pula, target mo ng northeast, 50 degree. So, yan. Katapos, itong sistema na ito, dito mga ka-true guide, dito, kasi align siya sa northeast, lagyan mo siya din ng compass, itong nilagyan kong itim. So, dito, distansya lang din ng compass, ganun lang yung proseso. Ang sistema nito, nag-align siya sa northwest 340 degree. Ayan, gilid lang din ng dito sa itim, north 340 degree. Kaya dito, lagyan na natin siya ng 340 degree. Tapos dito sa dilaw, 50 degree. Itong dilaw, 50 degree ito. At sa armory na yan, dito na lagyan na natin siya ng compass. Kung ano yung align niya. Dito sa armory, yung machine gun. Tignan niyo po dito ang marker. Nilagyan ko siya na ulit ng compass. Sana klaro. Lowbat mo kasi yung flashlight natin. Yan, tignan niyo dito. Gilid to gilid. Stansya lang ulit ang compass. Align po siya sa north. North 10 degree. Ayan. North 10 degree po siya, mga idol. 10 degree. So, yun po ang tama na angle niya. 50 degree. Yan na po. Tunto na. Tapos, ikalawang diskarte, yung paraan, back tayo nito. Dito din sa kabila, sa isa. Ganun lang din yung proseso. Pero mas madali siyang kunan ng degree ang bakal kaysa itong kahoy na may butas. Ganun lang din yung proseso. Ayan, ito yung tugas na nag-literacy. Ayan, literacy at saka itong bilog sa bakal. Yung deposit ito, yung dilaw, dito. Yung armory o machine gun na iniwan, dito, sa pula. Ayan. Tapos, travel ka na, kukunan mo siya ng degree sa compass. Pag mag-X na siya, ayun na po, tuma na. Ayan na po. Doon, sa sinasabi kong mga degree na nakita nyo, yun na. Yan, at ito, pareho lang oh. Ang angle, pareho. Sana naiintindihan nyo po ang ginawa kong paraan. Kasi perfect at legit po ito. Kaya sigurado, positibo. Sana sa idea na ito, mga ka-true guide, is naintindihan nyo po ang pinakita ko sa mga pinapahiwatig ko sa mga marker. Kasi ito kay Sir Arthur, kay Boss Arthur, hindi pa po niya naintindihan ng sakto yung mga pinapaliwanag ko. Kaya napahaba yung message namin, alas umabot kami ng alas dos. Ilang minuto lang, alas dos na ng madaling umaga, kadlaon. Ayan.
So maraming salamat po at shout out kay Boss Arthur Isunsa. Follow niyo po siya sa page. Pwede niyo siyang bisitahin din sa kaniyang vlog sa YouTube, Ayesha Vlogs. Maraming salamat po at God bless.